Napatunayan nga po mga idol ng Minnesota Timberwolves na epektibo talaga ang kanilang tatlong sentro para mapigilan si Nikola Jokic at matalo ang defending champions na Denver Nuggets sa isang 7-game series. Kaya dahil dyan, mismong si Rajon Rondo na ang nagsabi at nagbigay ng payo sa mismong front office ng Lakers na mas kailangan ang kanilang team ng bagong sentro kesa sa isang superstar. Yes, mga idol, dapat nga pong gawing prioridad ng kanilang team ang pagbuo ng mga sentro sa kanilang front court gaya ng ginawa ng Minnesota Timberwolves. Sapat na rin naman nga po ang puwersa at lakas ni LeBron James at Anthony Davis para maging competitive ang Lakers, sadyang dehado lamang sila sa ilalim ng basket at pagdating sa laki ng mga players. Kaya hindi na naman nga nila kailangan pa ng panibagong superstar since mas kailangan nila ng bagong sentro na aalalay sa kanila. Sa ngayon, meron ng dalawang sentro ang Lakers sa kanilang kasalukuyang lineup na sina Davis at Christian Wood. Ibig sabihin, isang bagong sentro na lamang ang dapat nilang kunin sa trade o di kaya sa free agency. Samantala, matapos nga po mga idol na lumamya ang Indiana Pacers sa Game 1, inulan nga ng sari-saring mga pambabatikos ang kanilang buong team, lalo na si Tyrese Haliburton na siyang isa sa mga dahilan ng kanilang pagkatalo matapos ang kanyang nagawang walang kwentang turnovers sa fourth quarter. Bukod nga po dyan, hindi rin naman nga nito nagawa ng maayos ang sanay game-winning play sa huling segundo ng laro. Kaya pinagtatawanan nga po siya ngayon ng mga fans sa social media, lalo pat hindi nga nito kinakaya ang pressure dahil sa wala nila ng sapat na experience. Parating nga itong natataranta sa tuwing hawak nito ang bola ng kanilang laro na siyang rason ng pagkakaroon nila ng nakakadismayang turnovers. Bukod nga po kay Haliburton, kulang rin naman sa experience ang kanilang coaching staff since hindi man lang gumagawa ang mga ito ng mga shot call para sa mga players. Kaya dahil nga sa pagiging inexperience ng kanilang team sa mga dikitang laban, nasasayang lamang ang kanilang kalamangan. Sa kabilang banda naman, dito na nga po sa kabila ng edad ni Anthony Edwards, nagawa nga po niyang buhati ng Minnesota Timberwolves papunta sa West Finals laban sa Dallas Mavericks. Ngunit hindi rin naman naging madali para sa kanya ang pagpapa-improve ng kanyang galing simula nang pumasok ito sa liga. Sa katunayan, ibinulgar ni Anthony Edwards sa kanyang ginanap noon na workout sa Golden State Warriors na tinawag nga siya dito na tamad ng mga trainer dahil sa kaaya-ayang ginagawa nito sa loob ng court na hindi nila nagustuhan. Yes, mga idol, wala ngang believe sa kanya ang mga officials ng Warriors na siyang rason bakit hindi siya nito kinuha ng nadaang 2020 NBA draft. Ngunit makalipas ang ilang taon, pinatunayan mismo ni Anthony Edwards na kaya niyang magbago bilang isang player at mapa-improve ang kanyang skills. Kung inyo nga mapapansin, maliban sa pag-improve ng kanyang talento at shooting, disiplinado at matured na nga itong mag-isip, kaya hindi na nakapagtataka kung bakit maraming mga fans ng Golden State Warriors ang nagsisisi sa hindi nila pagkuha kay Anthony Edwards.